di pa ako niniwala. Sabi ko, chamba lang ata yun. E, pinapanood ko, hindi na ako natatalo. Sabi ko, gano'n. Yun, kaya parang, sabi ko, oh, sa ice pala to eh. Sabi ko, kaya. Alright, kamusta, kamusta? Filipino Summoner's War, Progressive Gaming Channel. This is Moonlord Baby. Again, nagbabalik para sa bago na namang guide for Sanctuary of Dreaming Fairies. Ayan. So, kung yung last time is yung sa Forest of Roaring Beast, syempre, ang kasunod is ito naman. Okay? So, sige, okay lang. Lagyan natin ng energy. First thing, guys, is na gusto ko ipaalam agad sa inyo na parang ito na ata yung pinakamahirap na PvE dungeon na binuo ko, no? Parang mas mahirap pa to kaysa sa R5 or sa BJR5 na binuo ko. Kasi dun sa BJR5, yung alternative account ko, pili ko kaya ko nang gumawa ng BJR4 nang kahit hindi ako gumagawa nung normal na Rift Raid, no? Kasi nga medyo madali lang naman buuin. Pwedeng hindi ko makuha yung pang BJR5 na runes, pero yung lineup kayang-kayang buuin ng kahit sabihin mo yung ano pa lang newly made account, no. Pero ito sa Dreaming Fairies parang medyo malabo. Siyempre explain ko isa-isa kung bakit ako nahirapan, etc., etc. Pero masyadong mataas yung rune and monster requirement niya, no. Meron siyang safe run kasi yung safe run niya medyo matagal. Nakakita rin ako ng light lineup, no? And nagkataon lang na hindi ko masyadong built yung mga monsters pa. Mamaya sasabihin ko din. Kaya mas pinili ko na lang tong wind lineup, no? Okay, so unang syempre anong rason ba't kailangan pang gumawa ng lineup dito? No, same nung napanood din nyo sa Forest of Roaring Beast, pero merong dadagdag na tatlong bagong rune. No, ano yung tatlong bagong rune na yun? Ancient rune siya na Will, Accuracy, and Despair. Okay? So, yung tatlong yun, wala, hindi yun nadadrop doon sa Roaring Beast. Dito lang. No, so, kung somehow, medyo gusto nyong i-improve yung runes nyo doon, no, sa mga ganong rune, yun, kailangan nyong gumawa ng team dito. Okay? So, sa B5 nito, is sobrang hirap, no? Pero, hindi ko kayo ni-discourage, no? Kaya nga, binigay natin itong guide, no? Para magkaroon tayo ng somehow path, no? Or paggagayahan, or idea, no? Kaya nga natin binuto. Okay. So, again, yung binabangit ko kanina na dalawang safe runs. Ayan yung run ko, almost 2 minutes. Or yung pinakamabilis ko is 1 minute 34 seconds na. Okay, so yung binabangkit ko kanina na safe run, may nakita ako at may napag-aralan ako na safe run. Ito yung puro resurrection team, no? 5 star agad, no? Ilad, Briand, no? Yung 4 star na Death Knight, tapos yung 5 star na Archangel, no? Yun yung isa sa mga win lineup na medyo safe, no? Ibig sabihin medyo hindi. Etong sa akin medyo safe din naman, pero I mean parang kung ituturo ko sa newbie, medyo complicated ng konti, no? Tsaka kaysa doon sa iba. Kasi nga, ano ako eh, medyo kakaiba talaga ako magbuo ng lineup, no? Tsaka madalas, nagre-rely ako sa experience, sa napapanood ko. Tapos, trial and error, yon doon. Doon ako lagi nakafocus eh. Kaya nagiging super unique yung ano, nagiging super unique yung parang build ko sa isang PvE dungeon. Okay, so dito guys, yung lineup na binuo ko, Ramahan, Second Awakening na Ramahan, so Inugami na Wind, Chasun, Bernard, and then Lagmaron, no? Makita niyo yung may 5 star syempre. And then yung rune sets nito is medyo speedy, so medyo matataas na yung speed nila. Tapos malakas din yung DPS or malakas yung damage. And then medyo accurate din, no? And then slightly tanky. No, so all in all, no, parang masyadong maraming stats ang kailangan. Yo, parang ganun. In compilation ng lahat ng sinabi ko. Kailangan niya ng medyo matataas na quality na rune, medyo speedy with tanky, and hindi nawawala yung DPS, no? Kasi by speed or depende sa speed sana yung mga damage na kukunin niyo. Okay, so again, hindi ko binibigay itong guide na to or itong video na to na talagang gayahin ninyo mismo at hintayin itong mga monster na to at itong mga rune na to. Mamaya na ipapakita ko bago kayong mag-run dito, no? No? Hindi ganun ang binabanggit ko dito. Binibigay ko lang yung idea kung paano ko siya nabuo. Yung technique kung paano ko siya nabuo or paano ako nag-succeed na magkaroon ng
sabihin nating lineup dito na reliable. No, yun yung mga ibibigay ko ngayon, no. Tapos yung binabanggit ko rin kanina na more trial and error, no. Kung mapapansin niyo, yung unang stage, yung may Shannon tsaka Illusia, pinapatay ko pa parehas, no. Yun yung clue doon eh, kasi nung kagabi nirarun ko to. Nagfi-fail siya doon sa Belenus, yung fire na druid, no. Kasi masakit yun, tsaka tingito mo naman, puro fire. Ang nangyari doon, nag-trial and error ako, tapos inobserbahan ko ng matindi. Matindi talaga. Di ano pansin ko, bigla, yung setup nila, before sila pumasok sa round nung Belenus, nadudurog sila doon. Hindi sila prepared. Yun. Yan. Pinos ko saglit. Yung napansin ko, kapag hindi prepared yung team ko doon sa Shannon and Illusia, no, o kapag nakapag-heal yun o kaya nakapag-bops yun, pagdating nila dito medyo bitin-bitin sila, bawas-bawas sila ng konti, tapos yung mga skill nila naka-cooldown, ganun. So kapag pinatay ko yung dalawa, napansin ko na pagdating nila dito mas prepared sila, no. Yan. So mas maganda kung makalimalabas, nakakita ako ng parang secret pathway, or parang sabi natin secret counter do sa derp. Yun, parang ganun. No, medyo nadagdagan ako ng mga 10 seconds, pero okay na kaysa mag-fail yung run, no? Kasi nga, ayan, yan yung sinasabi ko. Ayan, pag nakatira siya ng ganun. Pero, ayan, so tulad yan, namatay yung lagmaron. No? Pero, ano pa rin yan, kaya pa rin yan. Kahit na ganyan, na kulang kami ng heater. No? Kasi yung build ni, yung build ni Ramahan is heater type din, no? At saka kailangan lang niya lang talaga ng break tip. Yun. So, guys dito, oh, di ba? Lakas, di ba? So, guys dito, yun nga. Ang tinuturo ko, sa inyo pag napunta kayo sa ganitong situation, ang titignan nyo palagi is yung, Tagal ko talaga mag-isip pag sarun dito. Ang titignan nyo palagi, guys, is yung pag-a-analyze ng situation ng account ninyo or ng master ninyo or ng rune ninyo habang nanonood. Yun yung maganda dito sa dimensional hole, kasi may zero, yung test lang. Yun, ganun lang ako ng ganun. So hindi nasasayang yung dimensional hole. Siguro mga pili ko mga 50 run ata ako ng ganun lang ako ng ganun. Titignan ko lang siya. Kaya panood ko, titignan ko saan may derp, saan may ano, tapos binabagalan ko, tina times 1 ko lang. So yun, doon ko siya napansin. Kaya ako binabanggit to, guys, kasi hindi siya, kumbaga siyempre, magkakaiba tayo ng account din, eh. Napaka-imposible naman yung talagang dalawang account na talagang same na same yung rune, same na same yung monster. So, possible talaga, possible na hindi tayo parehas na parehas, no? Pero yung isang tip na kaya ko ibigay is yung pag-observe, no? Tignan yung mabuti dun sa monster, tsaka dun sa kalaban, kung ano yung sa tingin ninyong pwede nyong i-adjust. Kahit sa tingin nyo wala sa rason, yung kumari parang hindi naman, parang wala namang sense, pwede nyo pa rin i-try, no? Kasi minsan hindi nyo lang nakikita, kaya akala nyo walang sense, no? Pero minsan meron, so i-try nyo lang. Yan, katulad nito. Actually, ito parang chinambahan ko lang din, sabi ko, patayin ko kaya muna yung dalawa. Yun. Kasi lagi ko namamatay doon sa Belen, siguro mga 60% chance lang ang winning rate ko. Yun, nung nagra-run ako na dire-diretso lang ako, hindi ko na pinapatay yung dalawa. Yun, tapos napansin ko dito, medyo tumatagal kapag nakaka-bops, nahihil yung boss, tapos mga naka-cooldown nga yung skill nila. Kaya sabi ko, ito ata yung dahilan, itry ko nga patayin. Tapos nung una nga gumana, hindi pa ako niniwala. Sabi ko, chamba lang ata yun. Yung pinapanood ko, hindi na ako natatalo. Sabi ko, gano'n. Yun, kaya parang, sabi ko, oh, masayos pala to eh. Sabi ko, kaya lang parang hirap ituro sa vlog. Sabi ko, gano'n. Kasi parang chamba na hindi chamba na hindi maintindihan. Parang gano'n kasi lumalabas eh. Okay, so sa last run na to, kasi explain natin yung runes tsaka monsters natin, yung roleplay nila, at saka yung mga i-expect ninyo na mangyari dun sa run. Yun, para kahit papano is may ano kayo, may idea kayo pag kayo na nga yung mismo bumubuo ng lineup. Okay? So, una guys, sabi ko na din kagad dito. Ang isa sa nagpahirap kasi dito sa Putragis na fairies ano to, dungeon, is yung restriction niya na isang element lang yung gagamitin. Yun yung nagpahirap doon. Kasi tayo, isang element lang, tapos sila,
pwedeng iba-iba, lalo na yung fire na druid. Tapos yun, may Oberon pa. Yun yung nagpahirap doon. So, yun yung isa yung tatandaan. No? Dito kasi, yung requirement, kung ano yung isa yung monster, kunwari wind. Wind na lahat ang pwede nyo ipasok. Hindi na kayo pwedeng magpasok ng iba. Ayan, tulad yan, di ba? Puro wind lang yung nakailaw. Kasi yun lang yung yun yung isa sa requirement niya. Yun yung mahirap. Okay? So sa runes tayo, si Ramahan, Swift Blade, so speed, crit damage, defense. So yun yung stats niya. Okay? So medyo actually medyo pangit pa yun. Ito dapat wala to eh. Wala to masyado. Okay? Tapos si Bernard, ito rin yung pang PvP ko na Bernard. So broken Swift, speed, attack percent, pero mas maganda yan kung accuracy or HP percent. Yung 80 na speed lang ang kinukuha ko dyan. Wala na kasi yung ibang mas mataas na rune. Tapos itong HP percent, no? Again, mas maganda to kung hindi siya broken. No, speed. Speed lang ang kinukuha ko dun. Pahindi sunod, si Chasun. Violent, broken, no? Ganun din. Speed lang din ang kinukuha ko. Actually, before ko pa siya gamitin dito, hindi ganito yung build niya. Pinilit ko siya talaga na bumilis, no? Kaya ako tinaas siya. Parang ang speed niya lang noon, 101 plus 78 lang. Ngayon, bukod sa kailang dagdagan ng 40. Yun. So, yun siya yung, ano, siya yung isang nag-adjust ng malaki. Si Chasun. Yan. Okay, and then after, no? Ah, si Lagmaron pala, sorry. Lagmaron is, nakita nyo naman na to sa ibang previews natin sa Rift Dungeons or sa Rift Elemental sa Water, no? Swift Blade. So, speed, crit damage, attack percent. Ayun yung stats niya. Okay, so medyo mataas din. Pero mas mataas na yung kay, ano, partida na naka-violent po yun. Okay. Ayan, i-explain natin, no? Yung unang dalawang wave, madali lang yon. Kayang-kaya ng siguro kahit anong matinong rune na monsters o level 40 na monsters. Yung unang stage ang medyo nakakalito or medyo may tricky. Una, pangalawa, pangatlo, yon. So, tandaan nyo guys, yun nga, laging isang element lang yung kailangan ninyong dalhin dito. So, kung light yung team ninyo, light na lahat. Kung water yung team nyo, water na lahat. No, yung isang advice ko pala is yung maganda dito is yung twins. Twins na si Sabrina tsaka si Talia. Yun nga lang, wala pa kasi ako. Kaya talagang nag-resort lang ako dito sa kung anong meron ko. No, makapag-farm lang. Or magkaroon man lang ng reliable na team. Okay? So, sunod, ayan, ito. So yung Shannon, syempre yung skill ni Shannon na nagbabaps, tapos itong Illusia na nag-heal. No? Pero nakaka-delay nga siya para sa akin, nasa lineup ko. Pag hindi ko sila pinatay. Kaya dito pinapatay ko sila parehas. Tapos ang nangyari sa akin is pagdating nga doon sa susunod na lineup, medyo hindi ako prepared. No? Kasi ano eh, bawas-bawas, tapos parang pilit na pilit kasi minsan napapatay ko to ng yung boss dito sa stage na to. Nang nakabaps pa, may baps pa ni Shannon. Parang galon, no? Parang hindi sila prepared. Hindi katulad nito, yan, pag ganyan. Pagdating nila doon, mga puno HP, ganun, yan, medyo mataas. Tapos may mga skill pa sila. Yun. So dito, ito yung pinakamahirap, no? Para sa akin, ito yung parang boss stage talaga, eh. Kasi itong fire druid sa gilid, sa kanan. Kapag nakaskill yan, at wind yung lineup ninyo, yun, medyo alanganin na kayo doon. Kaya hanggat maaari, mapatayin nyo ng pinakamabilis na paraan. Itong boss, yan. Kaya yung squall yung gumagawa, tsaka yung smother na third skill nito ni Ramahan. Kaya rin siya nagre-require ng mataas na speed. Kasi para magkaroon kayo ng parang kahit papano, 3-turn cycle, no, doon sa turn na yon or doon sa stage na yon, yun. Para malugi talaga yung boss. Okay, so dito naman guys, ang mahirap dito si Oberon. No? Kasi si Oberon meron siyang ignore death na per isang skill. Pero si Lagmaron yung gumawa kasi nabe-break attack niya. So, basta na-break attack niya, kahit maitira niya yun, wala na masyadong epekto. No? So, yung boss din doon sa third stage, is meron ding ignore depth, no? Pero, hindi na, sa lineup po na ganito, hindi na masyadong efficient, kahit makapatay siya ng isa sa amin, basta nakarating ako doon ng kumpleto yung lineup ko. Or minsan, kahit wala nga sila gmaron, kinakaya pa din. No? Yun. So, isa pa, last na run. And then, wala na, nabigay ko na yung roots eh. No, tama ba? Oh, tama. Yeah. So guys, again, advice ko lang, yung nakita ko na medyo reliable, kaya lang medyo matagal, parang 3 minutes, 4 minutes ata or 5 minutes ganun. Is yung lineup ng Light, so Jean, Light Vagabond, Darion, yun. Tapos yung Ifrit na Light, tsaka Fran, yun. Yun yung nakita ko.
So, ang ginagawa lang ni ano lagi ni yung Ifrit na light, yun nga, iniagaw niya lahat ng buffs, immunity, yung ano, basta lahat ng buffs na makuha sa boss, yun inaagaw niya lang. So, laging walang buffs yung or walang immunity, walang armor tsaka attack power buff yung boss, no. Yun yung isang lineup. Tapos may nakita rin ako yung Sabrina Talia, no, yung parehas water na twins. No, actually dapat yun din yung gagawin ko, kaya lang hindi pa kasi ako naka-build ng kahit anong twins, no, nasa storage lang sila lahat. Tsaka wala pa ako nung Talia, yung Chakram Dancer na water. Yun. Yung Sabrina meron pero wala level 1 ganun, 4 star level 1. Yun, kaya yun din yung naging rason kung bakit di ako nag-build, no, kasi ito dito naka-build na yung Lagmaro, naka-build na yung Bernard, naka-build na yung Chasun. Siramahan lang yung bago dito eh. Siya lang yung pinakabagong dating na monster na talagang kaka-build pa lang. No? Yun. So, ang nangyari, ayaw nga pala, yung sa event, bala ko, I mean, iniipong ko siya ngayon. So, baka kunin ko lang yung Devilmon. No? Tapos, ibablog ko din yung lahat ng monster. So, yung kukunin ko doon, sa Wind, Lucian. Sa Fire, Shaina. Wala pa akong Chakram Dancer na Fire. Tapos sa Water, yung Talia nga. No? And then, kung kaya kong mag-speedrun dito, syempre, gagawan din natin para mapasama rin tayo sa leaderboards. Alright. Sana, no? Pangarap, no? Ayun. So, again, that's it. Mukhang kumpleto naman na. Tandaan nyo lang lagi, guys, na hindi masyadong ano to, yung Sanctuary. Hindi masyadong necessity. Pero, again, kung talagang gustong-gusto nyo na talagang magkaroon ng Ancient Rune dito, no? So pwede rin naman, no, idiretso ninyo. Pero again, medyo mataas yung rune requirement. Pa i-try nyo rin yung sinabi kong lineup, yung Jean, Vagabond, Tatarion, Fran, tsaka Ifrit, no, na light lineup. And then try ko din, no. Magbi-build din naman ako noon actually. Yung Jean ko kasi medyo hindi pa maganda yung runes. No? Ano pa lang, basura runes pa lang. Basura runes. Right? So again, that's it. This is Progressive Gaming Channel and Moonlord Baby again, naglilingkod para sa inyong mga Filipino Summoners War player. Alright, if nagustuhan niyo yung video, please click that like and subscribe kung di pa nakasubscribe, guys. Sa mga tropa ninyong hindi nanonood ng video ng mga Amerikanong guide, yan, ako na lang endorse nyo, baka sa akin maging interesado sila. Naibigay ninyo yun lang yung PGC channel natin, Progressive Gaming Channel. So, i-share nyo lang din sa mga new players and friends and relatives ninyo for this wonderful game na nilalaro natin. No? Alright, so again, if you have comments, questions, and suggestions, requests, no, ibigay nyo lang sa baba sa comment sections natin. And wag na wag nyong kakalimutang bisitahin ang playlist natin kapag meron kayong or marami kayong tanong sa isang dungeon, no, para mas kumpleto yung masasagot or yung makukuha ninyong sagot. Alright. Again, this is Moonlord Baby saying goodbye and thank you sa lahat na nag-share ng link natin. Salamat. Alright. See you in the next video, guys. Peace.